So, hello po sa inyo. Magandang araw. I will not specify na kung anong time ko to ginagawa because I will upload it naman in a later time. Okay, so magandang araw po sa inyo. And I'm back to give you another update about sa journey ko dito sa 5-1 Talk na kung saan I'm also hoping that you can get or pick something na useful or pwede nyong i-apply sa inyong buhay or something relatable sa inyong sa situation ninyo right now as 5-1 Talk teachers then, okay? So, sinulat ko na I have three main points for my update today. Okay, the first one is about dispute validation ticket. Okay, I will explain later, further later. Number two, latest sa what's new because there are two important news there, guys. Kaya ang laging tandaan, it's important for us to always read yung mga pinupost nila sa what's new. And then the third one, the new update, nag-update na naman po ang AC natin, ano yung mga bago, okay? So, let's start. Anyway, before I dive in, okay, again po sa mga audience ko dyan out there, itong video po na ito ay direct upload, so do not expect any editing na gagawin ko, okay? And then, aside from that, is that, yun lang naman, okay? Direct upload, so no editing tayo. So, let's go! So, nabanggit ko in my previous videos, guys, diba, yung non-compliant nga ako, kaya na-penalize ako dun sa, ano, teacher qualification completion. Imbes na yung rate ko ay 62 pesos per class, binawasan ako ng 4 pesos ng company. Kasi nga, hindi ako compliant pala na hindi ko rin alam. So, nag-comply naman ako agad, January 15 yung deadline, nakapag-comply na ako immediately, mga January 16 ata, if I'm not mistaken. And then, ang nangyari, since hindi ako nakakomply before January 15, yun nga, yung rate ko bilang senior teacher A, binawasan nila ng 4 pesos and it lasted for 3 cut-offs. From January 16 to 31 cut-off up to February 16 to 29. Pero thankfully, noong February 16 to 29 na cut-off, bumalik na po sa dati yung, ano ko, yung aking rate. Before ma-deposit, nagbumalik siya. So, I'm very happy on that. Now, the remaining question is, yung previous na dalawang cut-off na back sa 58 pesos yung rate ko. So, ang nangyari, nung I remember nag-file ako nito, guys. So, if you will go to 5-1 Talk Support, okay? Pag bumunta kayo ng technical help desk, okay? Technical help desk, yan. If you will go there, ito, yung... Oh, wala siya dito. Basta may clinic ako kanina na para siyang Google form, for dun sa inquiry about dun nga dun sa nangyaring yon. So, clinic ko lang yon and then, yun, may pinilapan akong form, tapos sinubmit ko siya. Very short lang naman yung info. And then, wala akong na-receive na any update about that, walang reply. And then, so ang ginawa ko kanina, inulit ko yon, nahanap ulit yun kanina dito. Hindi ko alam kung saan ko nahanap yun. Ano ito lang yung kanina eh. And then, what I did as well. Pero hindi yun talaga ang unang plano ko. My more original plan is to file a dispute validation ticket. Kaya nga, yun. Pero nakita ko yun eh. Saan ko na ba nakita yun na form? Or doon sa what's new. Nakita ko siya. And then, clinic ko yun. And then, yun nga. Okay? And then, nag-file ako ng dispute validation ticket. Tingnan natin kung nandito sa tickets ko. Home. Para mapakita ko sa inyo. Saan ko ba? Hala, hindi ko na alam i-manipulate itong ano. Nagsubmit ako ng ticket kanina, guys. Usually, makikita mo yun dito. Ano ba? Okay, wait. Saan ko na nga ba makikita yun? Balik tayo. So, submit ticket. Ito, my tickets. Yun, nakita ko din. So, ito yung final ko kanina, guys. So, atatatatata. Buksan natin. Wala pa siyang reply. Okay? And hindi pa siya nare-resolve. So, my issue has something to do with the teacher qualification completion deadline on January 15, 2020. I was unaware that I am not 100% non-compliant and thus 4 pesos was deducted for my class and I was able to comply real quick and waited for my lost earnings to be given back. True enough, my rate for every class on the
February 16 to 29 cutoff went back to normal. However, I'm still wondering about my lost earnings for two cutoffs, that is January 16 to 31 and February 1 to 15. Will I be able to get my lost earnings back? Yun lang. So, and then, tapos nag-attach ako ng three screenshots. Screenshot, una yung screenshot nung nung teacher qualification completion announcement with the clause na yung lost earnings will be given back. Ganon. Tapos, pangalawa, ini-screenshot ko din yung aking lesson fee summary for January 16 to 31 and lesson fee summary of February 1 to 15. So, yun. Syempre, ba't ko ba ito ginagawa, guys? Hindi ako magpapakahipokrita. Yung total amount, guys, nung kinumpit ko is 444 pesos. At hindi yun basta-bastang pera. Malaki na po yun, pang-Jollibee na ng buong pamilya yun, lalo na't humaharap tayo sa crisis, right? So, hindi po biro para, as yun nga, pera plus another thing, kung hindi man siya ibabalik is maliwanagan na ako as early as now. Kasi nakailang cut-off na yung lumipas, hindi ko pa rin alam kung anong nangyayari. And ito guys, number two, okay, tip ko po sa inyo, lagi kayong magbasa ng what's new. Kani-kanina lang po, two updates were included here. Kanina, isa kanina before mag 1 p.m. at yung isa kanina before mag 6:30. So, unahin po natin yung reliability, incentive, late, and leave early penalty. So, importante po ito, kaya makinig po kayo or basahin nyo na lang din po. Okay? Awesome day! Hi, teachers! Awesome day! 5-1 talk and your students take reliability and professionalism seriously. Starting April 1, 2020, 5-1 talk will introduce the reliability, incentive, and late, and leave early penalty. Earn an extra 100 pesos reliability incentive every cutoff if you meet the following criteria. Number 1, have 0 absences, late, leave early, and complaints. Number 2, open 65 or more peak slots every cutoff. Peak slots, that is from 1900s to 2100s. Then Monday to Friday, 5 slots at 9 o'clock to 21:30. Saturdays and Sundays, 25 slots. So, meron na po tayong, meron na pong, starting April 1, meron na po tayong, every cut-off, meron na, tinatawag na reliability incentive of 100 pesos. So, problema ko ito, I don't know how will I manage to get this, kasi nga, hindi ako nag-open ng slots na umaabot ng 65. Below lang ako lagi. So, baka magdagdag ako nito para makuha ko itong slot na, itong incentive na ito. Sayang din 100. Pero before kasi guys, nangyari ito noong August ata, if I'm not mistaken. 300 yun, 300 pesos yung incentive nun eh. 0 absences incentive, parang ganun. Perfect attendance incentive, yun. 300 yun. Pero ngayon, ginawa nila, it's 100 pesos per every cut-off available. Yung kasi parang, yung nangyari noong August, parang one cut-off lang, tapos hindi na naulit. Pero ito na guys, kung meron tayong additional incentive, meron din tayong additional penalty. So, parang good news and bad news. So, late and leave early penalty. Number one, teachers will be penalized 3 pesos for being late for a particular lesson. Number two, teachers will be penalized 3 pesos for not conducting a 25-minute lesson based on the AC lesson start and end time. And number three, incurring both late and leave early offenses will merit 6 pesos deduction. So, guys, dig 3 pesos kapag late and leave early. Kapag pinagsabay mo yun is 6 pesos ang total. Ngayon, dito ako na medyo namomoblema. Kasi sometimes, di ba, sinasabi nila 25 minutes lang talaga yung lesson. Sabi rin nung friend ko na naging parang siya yung nag-refer sa akin dito sa 5-1 talk is, huwag mo nang tapusin. Kung tapos na yung time, mag-out ka na kasi hindi pa tapos yung lesson. Ganun talaga. Kaya pero kasi ako guys, sometimes when I really, parang for example, malapit na kaming matapos, konti na lang, and nag-i-extend ako ng time. Eh, may estudyante kasi ako ngayon, guys, na ano, yung kambal nga, na magkaiba ang learning capabilities. So, dun ako nahihirapan kasi I try to extend really my time at minsan dun ako nalilate sa kanila. So, ngayon, nag-decide na ako on myself right now na I will extend pa rin, okay, pero I will only make sure na up to 27 minutes lang yung pwede kong i-extend. Nothing more, nothing less. So, 27 minutes, pag hindi pa kami tapos, sorry, I have to say goodbye. Para makapag-prepare ako for my next class. Mahirap na, okay?
Kasi may bawas na, unlike before. Okay, and then, teachers should contact support up to 30 minutes in advance if they cannot attend to their lessons for absolute reasons. The earlier, the better. Let's be professional and represent 5-1 talk well in every lesson. Be ahead of time, teach the full 25-minute lesson, and deliver fun and fruitful lessons at all times to ensure high student satisfaction and zero complaints. This, in return, will increase your earnings and popularity among your students in the 5-1 Talk platform. Thank you, 5-1 Talk. So, yun nga. Okay, so it's a mix of bad news and good news. Good news kasi may additional incentive. Bad news because, right, okay, talagang pinipilit, talagang parang mapipilitan tayo na wag gawin tong late or leave early. Pero I think it's a good thing naman. Okay? So, it's a good thing naman for me. And then, ito pa yung other news, guys. Okay? So, medyo magulo pa sa akin to. I don't know how this will happen. Pero, basahin natin ulit. Okay? And then, if you want to share your ideas with me, guys, please, just share it with me. Okay? Ito naman. Announcement. SK12 is finally here. So, may BK12 tayo, may JK12, at ngayon meron tayong SK12. Hi, teacher. Awesome day. With SK12, you will be the hero student at level 0. Senior teacher K12, the much-awaited third installment in the K-12 series will go live on April 1st, 2020. As there are more level 0 and younger learners in the platform, you need to enhance your skills in handling such students. The SK12 training will equip you with the advanced teaching skills needed to be successful. After attending and passing the 3-hour training, you will get tagged within 24 to 48 hours. So, next level training po ito, guys. For level 0, ang target natin level 0 learners. Woo! Okay, and then, alam nyo ba ngayon, guys? Parang na-realize ko, parang mas madaling magturo pala ng mas bata. Kasi nga, aside from sa incentives, is kapag gagawa ka ng lesson memo, mas madaling mong gawa ng corrections. Kasi, syempre, pronunciation. Madali lang naman, di ba? Tapos, mga sentences na madali lang. Unlike kapag medyo higher level na, parang mas complicated gawan ng lesson memo. For me, ha, it's based on my own experience and opinion. Okay? Papatuloy natin. Once SK12 tag, the teacher can enjoy plus 3 pesos incentive for every successful CEJ lesson. Comprehensive English, ano yung CEJ. This is on top of the 5 pesos for JK12 teachers. Ooh, so, hindi na lang po plus 5 kapag SK12 tag ka na. Plus 8 pesos na makukuha mo. Pero dito ako na mamoblema sa ito. Itong special note dito. Please take note that 5 pesos incentive for all JK12 tag teachers will expire on June 30, 2020. So, you'd better take advantage and get your SK12 tag as soon as you can. Also, teachers launch starting April 1 will not receive the plus 5 pesos incentive of JK12. So, eto ha. May 8 pesos tayong dagdag JK12 plus SK12 April 1 to June 30. Pero after June 30, mawawala yung JK12 na 5, may iwan yung 3. Is that what you mean? Parang bumaba naman, guys. Okay? So, doon ako na medyo na momoblema, no? June 30, ano ba? Mababawasan yung incentive natin, ganon? Mm-hmm. So, to learn more about the SK12 training, please check out the SK12 previously asked questions link. So, babasahin ko yan bukas, guys. And of course, kay April 1, so, tingnan ko kung meron ng available bukas na schedule for this, magbubook na ako kasi alam ko mang kakaubusan na to. Or better yet, meron na kaya? I-check natin nga, book my training. Puna tayo ng book my training. And then, April 1. Puna tayo ng April 1. Next. Oh, fully book na lahat. Hindi ako nagkamali, guys. Meron na at fully book. fully book na hanggang April 5. Talaga ba? Wala na, oh. Sige, next week. Next week nito. Puno na siya. Up. Ala. Dapat kala. Kanina pagkabasa ko, chinek ko agad, no? Kasi inisip ko naman, since ang sabi niya is April 1, sa April 1 pa siya maging available, yung pala meron na in advance.
And so, book mo na lahat from April 1 to April 8. My goodness. Sayang, hindi ko makukuha yung 8 pesos na incentive. Yung plus 3, no? Hala. Mali. Wrong move. Dapat kanina pagkabasa ko, chinek ko agad. Ano? Wala na. Puno na. Okay, let's just hope for the best. Okay, ganun na lang. And then last update for today. Okay, guys, itong update sa AC. So kanina, while I'm preparing for my class, okay, nag-update sa background yung AC ko. And then since meron pa namang time before mag-start yung first class ko, ni-run ko yung new version. So ano ba yung mga nakita kong changes? Ito, first. Okay, minor lang naman, guys. First ito. Yung volume, okay, yung volume na punta doon, kasi dati dito yan eh, dito siya. And then, ito na, pagkapasok mo pa lang, guys, even though wala pang, hindi pa nag-start yung klase nyo, for example, ang klase mo ay 8 ng gabi, for example, 8 ng gabi, tapos nag-enter ka ng 7:58 or 7:59, pagkapasok mo, meron na agad recording. And, ito ha, good thing naman siya, pero parang nakaka-distract kasi. Pag pumatak yung 23-minute mark, Diba, yung 23 minutes, dapat yun, ang target mo doon, nagra-wrap up ka na. So, ang mangyayari, every 1 minute, starting 23 minutes na mark, 23 minute mark, is may sound na parang, tan, 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 tan. Ang lakas niya, ang lakas, nakaka-distract. So, hindi ko alam if it's only audible sa part ko, naririnig lang on my part as the teacher, or naririnig din siya on the part of the learners. Kasi, ang alam ko yung pop-up message, yung diba, you're not in the right AC. Pag nag 25 minutes na, magpa-pop up yung ano yung notification sa baba ng screen natin na it's time for us to hindi pa 25, 27 minutes, it's time for us to enter the next AC room, 'di ba? So, naririnig 'yun sa part ng estudyante natin. So, yung sound na mag-start siya pag 23 minutes, hindi ko alam if naririnig yun din 'yun ng mga estudyante. And nag-a-alarm siya pa ulit-ulit every minute. So, 23 minutes 24, 25, maingay. So, hindi ko alam if it's audible sa akin lang ba or pati sa part ng estudyante. So, yun. Bigla ko na problema, guys. Kasi kung kanina, kasi nabasa ko kanina yung ito, kaya nga nag-decide akong gumawa na, sorry. Sorry na, kaya ako nag-decide gumawa nitong update ngayon. Kasi nga, nabasa ko yung what's new kanina. Around 7:30. So, kung gumalaw sana ako agad. Hindi ko ini. Regrets. So, paano nang gagawin ko? Mag-aabang ako. I will check every day. Kasi pwede ka naman mag-book ng training kahit 30 minutes in advance. Kasi di ba minsan may mga nag-absent, ganun. So, tingnan natin. So, you know naman, so those are my updates for today, guys. First, nag-apply na ako ng dispute validation ticket para makuha ko yung 444 pesos na nawala sa akin due to my non-compliance doon sa teacher qualification completion deadline noong January 15. And then number 2, latest sa what's new, yun nga yung reliability incentive, plus yung late and leave early penalty. And number 3, yung update sa AC. Plus, ito pa pala, diba, ito yung lumalabas dito. Ito yung nagbago, guys. Dati, black and white lang yun nandito. Tapos yung icon niya, yung dalawang kamay. Yung maliit na kamay, tapos yung malaking kamay na nag-appear. Ito na. Ito na yung lumalabas ngayon na yellow na 5-1 talk. So, that's my update for now, guys. May panibago akong update bukas, guys. So, watch out for that. And then, let's hope na makapasok ako ng SK12 training. Sayang ang 3 pesos, okay? So, yun muna for now. Goodbye, good night, and see you again. Bye!